Hello mga classmates, so Philip here, and today, magsishare ako ng 5 Premiere Pro editing tips. My first, let's talk about workstation. Workstation na ito ay yung nakasanayan ko, so it helped me to see clearly, lalo na sa mga program monitor, sometimes sa aking timeline, meron kasi mas malaki sila. And kung ayaw nyo ito mga classmates, okay lang, quiet na lang, shut up na lang. And kung gusto nyo, papakita ko sa inyo, gayahin na lang. Okay, so first, tanggalin natin yung mga tab na hindi kailangan. And then, aswan na muna natin para hindi kayo malito. Nilagay sa... Okay, so, pag aswan na natin mga classmates, ito project theme sa may left part. And yung timeline natin is dito sa may baba. And yung effects kasama ni project, and yung effects control dito sa right part, and ayun, kasama yan. So, bakit aswan yung source and program monitor natin, kasi pag nag-click ako dun sa may program bin mga classmate, automatic siyang nag-shift dun sa source monitor, at kung click ko sa timeline, automatic na siyang nag-shift dun sa program monitor natin. Speaking of source monitor, may extra kong tip para sa inyo mga classmate. Nung una akong nag-edit, pag may nakalimutan akong clip, hahanapin ko pa siya dun sa may program bin. Isa-isa, ganun. Or, pwede rin right click, reveal in projects. Pero may mas easy way pa dyan mga classmate. Click nyo yung footage and press F. What the F? Yan. So, what to fin dot? Yan. Ganun lang yan. So, okay, next, let's go sa Lumetri color. Ayan, so pag nakita nyo yung workstation natin, wala siyang Lumetri color, mga classmate. Sinet ko siya sa Shift F5. So, paano i-set yung shortcut keys? Just press Ctrl, Alt, and K. And type nyo dun sa search box, Lumetri. Pag nagpakita na, i-set nyo lang yung shortcut key nyo dun ng Shift F5. And, okay. Pag naset nyo na, just press Shift F5 pag nasa editing na kayo, and mag-pop up na lang siya dun sa may right side ng timeline ninyo. And speaking of Lumetri color, kung nag-color correct tayo mga classmate, kunwari yung isang clip, nakat ng tatlo, pag kinolor correct mo yung isa, hindi mag-e-epekto dun sa dalawa. So, ang ginagawa ko dati, copy and paste dun sa dalawa. So, sobrang tagal nun. And may easy way dyan mga classmate. Para gawin, just click nyo lang yung sa Lumetri and dun sa may master. Pag drinag nyo yung kulay, and ayun, may magpropram na red dun sa FX. Nag-take effect na yung lahat dun sa isang file. Dun sa buong file na yun, kahit ilang cuts pa yan. Okay. Tip number 3 is about audio time code. Yung audio time code mga classmate, pag nasa default kasi ng scrubbing tayo dun sa timeline, frame by frame yun. Just ulit ako, kung magdadagdag ka ng partial audio dun sa footage mo, lalo na kung short ka dun sa interview, ganyan. So, ang ginagawa ko, nagka-cut ako. And sometimes, kung gusto mong i-cut dun sa may waveform, ini-skip niya kasi naka-in-between frame siya. Dito siya sa gitna, nag-jump. So, paano gawin yun mga classmate is, punta lang kayo sa timeline ruler and show audio time units. So, pag na-show audio time units nyo na yun mga classmate, pwede nyo na siyang i-zoom. Walang limit yan. So, kahit line na wave line na yung nakikita mo dun sa audio. And pwede mo na siyang i-cut dun. Precise. Para accurate yung cuttings mo dun sa audio. And pag nagdugtong ka, hindi halata. And after mo na enable, and hindi na natin siya kailangan, i-disable na natin para dun sa may frame by frame. Okay. Tip number 4. Swap footage left and right. Swap footage left and right. Ang ginagawa ko dati, copy dyan, tapos itaas mo. Ganyan, dami. Nalaman ko na ganito pala yan. Right, control, and iswap mo lang dun sa kung saan mo gusto iswap yung clip. Kunwari sa left and right, automatic na siyang nagsuswap kung saan. Ayan. Right. Last tip for today is select everything tool. Ang ginagawa ko dati mga classmates, pag nagdadrag ako ng clip, lalo na kung mahaba na yung timeline natin, mahaba na yung laman, click and yung dinabox ko sila. And minsan, lalo na pag mahaba, di ba, yung
maliliit na, sobrang liit na, hindi na siya nadadamay. And nalaman ko na may select na tool, walang iba kundi ang A. Yan, so A, and magpra-prompt siya ng arrow sa right. Ibig sabihin niyan, yung sa right arrow, dun sa clip na tinuro mo, is either drag niya lahat dyan, dun sa right. Kung babaliktad mo naman, click shift and A para vice versa. Ayan, so hopefully may natutulong kayo ngayong araw, mga classmates. Ayan, kaya bumubulong tayo kasi tulog na sila dito sa bahay. Baka makaistorm pa tayo. Pasensya na. And ayan, so kung gusto niyo tong video na to, subscribe and please click the bell icon para ma-notify kayo kung may bago tayong mga tutorials. So, kung may mga katanungan kayo, PM niyo lang ako dito. Okay, so God bless.